Ito nga po ang teleradyo serbisyo, ang puntahan ng bayan at DWPM Radyo 630. Parang pwede ka sa banayad, Whiskey. Suwabe. Suwabe lang ang pasok. Correct. Fred, isang shot pa. Jacqueline, ikaw ba yan? Ang oras! Energy, energy! Yan. Tuesday pa lang! Dapat Friday! 6:01! Gising! Gising! Gising, Pilipinas! Simulan ang umaga na puno ng impormasyon at mga balitang dapat mong malaman. Malaman! Ang katawan ay igalaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico, Alvin El Chico at Doris Bigonia. Doris Bigonia. Gising na. Gising na. Bango na. Bango na. Gising, gising Pilipinas. Gising na, bago na, 6:02 na. Energy! Energy, energy! Andiyan pa ba, partner? Dapat mga nasa 80% pa yan, ha? Martes pa lang, ha? Walang data. Gising na, bago na, ha? Oy, tama na yan, ha? Tama ng patumpik-tumpik, ha? Dapat nagbabantay na kayo ng jeep o bus. Papunta na inyong trabaho ngayon. O, yung mga bata naman, yung mga papasok. Maaasap pa yung brief ko! Gumaganyan. Hindi, walang pasok ngayon. Okay, walang face-to-face. Ah, kasi nuknukan ng init. Hybrid na naman. Oh. Yung mga bata, ano po? Pero yung mga papasok sa tanggapan, lalo na yung mga taga-gobyerno. Oh. Ano ba? Alas 7 na yung pasok nyo, di ba? 7 na, partner, ano? 7 o'clock na ata sila. 7. Ilang yung ilang ahensya. Oh. Kaya yung mga tatay naman, maaasap pa yung brief ko! Ngayon po ay Martes, May 7, 2024. Magandang gising, Pilipinas. Ako po si Alvin El Chico. Magandang umaga, mga kaserbisyo. Si Doris Bigonia po ito. May enerhiya na. Ayan. Ayan. Yung sinasabi ko sa iyo, partner. Ganyan. Ganyan dapat, ha? Narito na po unang bugso ng ating mga panggising na balita. Decidido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibalik ang June hanggang March na pasok ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan sa susunod na taon. Sinabi ng Pangulo na inatasan niya ang DepEd at si Vice President Sara Duterte na maglatag ng plano para sa pagbabalik ng lumang school calendar, lalo't kaliwat kanan ang suspensyon ng face-to-face classes ngayong tag-init. Wala siyang nakikitang kontra sa planong ibalik ang lumang school calendar sa mga public school. Una nang isinumiti ng DepEd sa Pangulo ang panukalang iksian ang pasok ng mga estudyante mula July 2024 hanggang March 2025 para sa muling pagpapatupad ng June hanggang March na school year sa 2025-2026 academic year. Sakaling aprubahan ito ng Pangulo, magkakaroon ng 165 days face-to-face classes at dagdag na school work tuwing Sabado. May epekto rin sa bakasyon at vacation pay ng mga guro. Suportado naman ng grupong Teachers Dignity Coalition at liderato ng Senado ang panukala ng DepEd para sa pagbabalik sa lumang school calendar. O, ang tanong mo dyan, paano yung kalidad ng... Kasi iiksian eh. Oo, tapos babawi dun sa Sabado. O hindi ba'y may krisis tayo sa kalidad ng edukasyon? Ano ba talaga ang gusto natin? Kasi ang dapat dyan, gradual. Correct. Eh, hindi na makapagantay yung presidente. Nalala mo na nakausap natin yung DepEd. Dapat yan, parang 2026, 2027 pa yan. Eh gusto ng presidente, no, next year. Kaya lang, kung matutupad yung gusto niya, iiksi ngayon. Okay. Yung school days. Mm-hmm. Kasi lalabas, kailangan na nilang tumigil ng April. April. Kaso, hindi ba masasagot nung catch-up classes nga? Eh, kada Sabado na yung partner. No? Alam mo, pag Sabado, sabi ng mga bata, no, it's weekend. At saka, catch-up pala. Halika, daan muna tayo sa mall. Ewan ko sa inyo, pero yun lang ang nakakalungkot, yung hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat. Mm-mm. Eh tapos hindi naman dapat may game plan tayo doon. Hindi naman din kasalanan ng mga kabataan. Uh-oh. Pero kung nakikita po ng mga kabataan, ng mga bata, mga estudyante, makinig po kayo.
kung nakikita nyo na may problema, kayo na rin po, tumulong na po kayo. Mm. O, ha? Tama, tama. Mm. Ikinatuwa ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang direktiba ni Pangulong Marcos Jr. sa Department of Education na maglatag ng plano sa pagbalik sa Hunyo ng pasukan. Git ni Castro, matagal na niyang ipinalawagan ang pag-adjust ng academic calendar dahil sa matinding init. Hindi rin anya uubra ang madalas na asynchronous classes bunsod ng init dahil hindi umano ito epektibong paraan ng pagtuturo. Dagdag naman ang mambabatas na kailangan ng mag-ugnayan ng DepEd at ang mga guro para maplantsa na ang transition. Eh, asan yung secretary? Andiyan naman yung si Asik. Andiyan. Andiyan naman si Bringas. Asan na si Poa? Andiyan at na hindi lang tayo pinapansin. Oh, pag-iba yung, pag-iba nag-invite, umuoo siya sa atin, ayaw niya. Si, oh, ganyan. Ayaw niya. Ayaw niya sa atin. Diba, ang galing-galing naman yata ni Asik Bringas. Ibinasura ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang lagyan ng water cannon ang mga barko ng Pilipinas na nagpapatrulya sa West Philippine Sea sa harap ng serye ng pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga Philippine vessel. Sinabi ng Pangulo na walang intensyon ng Pilipinas na gumamit ng water cannon o iba pang offensive attack sa pagsusulong at pagdidepensa ng soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi anya gagawin ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard ang pambobomba ng tubig na ginagawa ng mga Chinese dahil ayaw ng Pangulong palalain ang tensyon sa West Philippine Sea. Noong nakaraang linggo, nagtamu po ng pinsala ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Bagakay matapos bombahin ng malakas na pressure ng tubig ng dalawang barko ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc. Binanggat hinaras din ng Chinese Maritime Militia ang isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pinagawa pa nila yun na binangga nila? Alin ng China? Ng China. Wasa ka pa. Di ba kapag ka nagkakaroon ng banggaan, palitan tayo ng insurance. Di ba gumaganyan? Tapos, papagawa ko na lang, kuya. Walang diba? Ganun, partner. Pampira. Walang ganun. Oo. Go. Nababahala ang National Security Council sa plano ng China na gumamit ng floating nuclear power plant sa West Philippine Sea. Sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na banta ito sa seguridad ng Pilipinas dahil posibleng gamitin ang mga nuclear power plant para pailawan ang mga military bases na itinayo ng China sa mga artificial island. Pasok anya sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang ilang artificial island na tinayuan ng military bases ng China na banta sa ating seguridad. Una nang ibinunyag ng retiradong opisyal ng US Navy ang plano ng China na gumamit ng floating nuclear power plants sa West Philippine Sea. Bantaan niya sa mga bansa sa Indo-Pacific region ang plano ng China at pagpapalakas ng kanilang puwersa militar sa West Philippine Sea. Pwede rin yun! Floating nuclear power plant. Oh, pwede. Meron na nga modular eh. Ayaw maliliit. Nga, sinabi mo. Oo. Di kung pwede siyang itayo o i-assemble sa lupa, pwede siyang i-assemble sa barko. Hello? Kasi sobrang laki nun eh. Oh. Eh, ba't hindi na lang nila ilagay sa mga ulo nila? Iinit niyo ulo ko ah. Maganda umaga sa iyo, Richard Merck! Good morning, Richard. Na si Richard Merck. Ganon din si Ronald Vallejas ng Suki Network. Gising na gising na rin. Good morning. Sinertipikan po ni Pangulong Marcos. Bilang urgent ang panukalang amyendahan ang rice tarification law. Sa totoo lang, kailangan ko na explanation dito, Gerson. Ano ba yung... Ano bang kasi parang na ang punot dulo nito, presyo ng bigas. Ay, ganyan ba yan? Na ang pinakamura ba ay 50 na. Dati, di ba, may 40 pa? Oo. 50 ang pinakamura, 60 plus ang pinakamahal. Naku. Oh my goodness. Naku. Pinamamadali po ng Pangulo ang pagpasa sa panukala na layong ibalik ang kakayahan ng National Food Authority na mag-angkat at magbenta ng murang bigas. Naniniwala si House Speaker Martin Romualdez na kapag naipasa ang panukala, posibleng bumaba sa 30 piso ang kada kilo ng bigas sa ilang lugar sa Pilipinas. Pero para kay Senate Committee on Agriculture Chairperson Senator Cynthia Villar, walang kakayahan ng NFA na pangalagaan ang kapakanan ng mga magsasaka at consumer. Isinulong ni Senator Villar ang pagpasa ng panukalang Anti-Agricultural Economic Sabotage Law na magpaparusa sa mga rice cartel, smugglers at hoarders. Nauna nang sinuspindi ng 6 na buwan sina NFA Administrator Roderico Bioco at Assistant Administrator John Robert Hermano na nag-aproba sa illegal na pagbibenta
na mahigit 10 milyong pisong halaga ng imbak na bigas nang hindi dumaan sa auction o bidding. Sinuspindi rin ng Office of the Ombudsman ang itinalagang officer in charge ng NFA na si Assistant Administrator Piolito Santos, Department Manager for Operations Jonathan Yazon at mahigit 100 pang empleyado ng NFA. So ano ibig sabihin? Di pinag-eksperimentuhan tayo. Naalala mo dati, pinagdebatehan ito eh. Correct. Nung panahon ng Pangulong Duterte na marami ang nagsabi na hindi yan ang solusyon. Bagkus yan ay pabor sa mga importer. O ngayon naman ngayon, aamyendahan na naman natin dahil mukhang mali yung discard. Ano ba? So ibig sabihin, hindi natin na-foresee na aabot tayo sa ganito na naman. Kaya nga, sabi ni Cynthia, wag na kasi kayo mag-extra rice. Ay, naku po. Hindi consumption yung issue eh. Yung diskarte ba? Hindi natin alam paano ba natin didiskartehan na hindi tayo namamanipula ng traders o ng iba pang players kaya ang presyo ay pataas ng pataas. For as long as ang bibigyang pansin at halaga ay ang kita, eh wala po. Wala, kahit anong diskarte ang gawin mo dyan. Oh. Kaya kailangan ng kamal na bakay. Oh. Ano? Kamay na bakay. Kamal na bakay? Ano yun? Kulang ako sa rice. Kamal na bakay. Kamay na yan. Bakal. Nung bata ka, tinuturuan ka. Napagpapalit mo yan eh. Oo. Nung bata ka eh. Huwag mo na ibalik yung komputasyon. Anak ka na... Wait na yan. Excuse me po. Itinanggi ng Department of Agriculture na underreported ang halaga ng pinsala ng El Nino sa agrikultura. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na idinadaan sa validation at verification ang mga datos bago isa publiko ang impormasyon sa pinsala na dulot ng El Nino. Una nang sinabi ni dating DA Secretary Leonardo Montemayor na kulang ang ulat na inilalabas ng kagawaran dahil hindi isinama rito ang pinsala ng tagtuyot sa mga sugarcane plantation sa Negros. Sinabi pa ni Montemayor na posibleng bumababa ng 30% ang produksyon ng asukal sa bansa dahil sa El Nino. Sa pinakahuling report ng DA, halos 6 na bilyong piso na ang pinsala ng El Nino sa agrikultura pero hindi kasama rito ang pinsala sa sugarcane plantations at mga puno ng buko. Eh, ano bang problema mo? Bakit? Ang sagot dyan, importasyon. Importasyon na naman, sinasabi ko bakit sa inyo. Bakit kanyo importasyon? Mm. Kasi po, kami po ay dumaan sa komputasyon. Yan. Maganda umaga sa iyo, Benison Estarreja. Na rin pag-asa weather forecaster. Uy, sa Clark palang init dyan kahapon. Maganda umaga po sa lahat na mga nandyan na. Ganito kaaga sa Clark International Airport. Maganda yung airport ng Clark. Ha? Talaga, hindi pa ako malayo lang talaga dito sa atin. Oh. Layo pero maganda. Oh. Maaliwalas. World class. Okay. Eh, kailang malayo lang sa atin. Eh. Dapat may train yan. Oh, maganda. Kung train, gagawa ninyo ng train parang sa Hong Kong. Malayo din naman yung airport. Kahit sa Japan, malayo din naman yung narita. Malayo eh. Hindi mo pero siya may train, mapapansin. May bus. Hindi mo mapapansin kasi naka-train ka. Maganda yung train, yung ganyan. Dapat maganda din yung bus. Kasi sa atin nata ngayon, yung interval natin, every hour, ano? Baka pwede natin gawing every 10 minutes may bus. Yan. Marami na yung flights. Ano po? Yung hindi mahirapan yung mga turista. Kasi sayang yung Clark eh. Nuknukan lang ng init. Yan. Alamin natin kay Benison Estarreja ano na naman yung mga lugar na magiging nuknukan ng init for today. Benison, good morning sa iyo, Benison. Good morning. Good morning, Ma'am Doris, Sir Alvin. Ganyan din po sa ating mga taga-subaybay. Well, sir, for today po, makakaranas na hanggang 46 degrees Celsius. Ang Dagupan, Pangasinan. So ito po yung highest forecast po natin for today. Dagupan pa rin, ano? Para hindi nawawala sa kanila, no? Ano nga yung paliwanag doon, Benison? I-refresh mo nga kami. Geographically speaking, may ano ba yon? May bale ba yon ang kanilang geographical location? O anong dahilan? Ba't sila palaging mainit? May bearing po. May bearing yung location kasi po ng Dagupan, knowing po na ito ay malapit sa may coastal area, tapos mababa pong lugar ito at napapalibutan naman ng mga bundok. Kaya po may tendency na talagang yung sikat ng araw
ay direkta sa kanila plus mahihirap mag-escape po yung pero init. Pero Benison, parang ganyan naman din talaga ang karakteristik ng marami nating mga probinsya na malapit sa baybayin dagat, hindi ba? Pero baka mas mababa siya yung ba yung mga above sea level, may mga ganun, di ba, Benison? Parang nagsama-sama po yung mga factors na talagang nag-check, kumbaga. Gusto to kigaraw po kasi mainit, of course, at nasa valley po siya, nasa pagitan ng mga bundok. But then, wala siya sa may coastal area, unlike dito sa may Dagupan. Ama, ganun yung baliwanag. Kaya pag tinanong yung mga taga-Dagupan, yun ang isagot nyo, yung sinagot ni Benison. Nagsama-sama yung mga factors, kaya tayo mainit, no? Malapit sa dagat, mababa, may bundok sa palibot. Yun ang mga nagsama-samang dahilan. Kaya bakit tayo mainit? Pero bakit nagbago dati to gigaraw yan? Ngayon, parang Pangasinan na yung nauuna. Leading pa rin naman siya in terms of air temperature o yung nami-measure po ng instrumento. Nasa 38 to 39 degrees po. Itong Dagupan actually nasa 36 degrees Celsius po on the average. Yun nga lang talaga, yung ramdam ng katawan dun sa may Dagupan dahil po coastal area, mataas yung moisture content. Kaya mataas din yung halumingning. Kumbaga sa mga beauty pageant, Bigornia, yung Dagupan, nakuha niya yung overall impact. And showmanship. Nuknukan ng taas ng points niya dun sa overall impact. Ano po? Sige, tuloy muna. Ano magiging general forecast ng weather natin sa buong Pilipinas? Go, Barisan! For today naman po, easterlies pa rin yung ating prevailing na weather system. Ito pa rin yung hangin galing sa silangan. At magdadala pa rin ito ng mga pulupulong ulan lamang. At this morning, may mga chance na po ng mga isolated na ulan dito sa may southern part of Mindanao. Dito rin sa bahagi po ng Central Luzon, sa may Pangasinan, possible na rin po yung mga kaulapan dyan. And sa ibang lugar naman ay fair weather. So ibig sabihin ng fair, wala namang tuloy-tuloy na malalakas na ulan. At makakaranas pa rin ng bahagyang maulap na kalangitan. But then sa hapon hanggang sa gabi, ay posibleng mas maraming lugar po magkakaroon ng mga isolated thunderstorms. And sa Metro Manila, yung ating heat index po ay posibleng umabot mamaya hanggang 43 degrees Celsius. Yung top nga natin ay Dagupan, 46 degrees. Susundan naman yan po ng Cuyo, Palawan, 45 degrees, as well as Clark sa Pampanga. At so far po, wala naman tayong minomonitor na bagyo sa paligid po ng Philippine Area of Responsibility. Benison, napapansin mo ba? Parang pahupa na rin, ano? Yung init. Kasi ano ba, dati, di ba, we're talking of what? Ano bang todo natin? 50 plus 53? Nga, sa iba. Pero ngayon, ang todo natin ay ano, 46? Ang forecast po natin ngayon ay 46. Pero kahapon, nagkaroon po ng 50 sa Clark, Pampanga. Ayun, partner, 50. 50. Hello? Kaya number one pala yung Clark kahapon. Uh-huh. No? Apo. Sa heat index. Oo. Ang Metro Manila, pumapalo ba doon sa... 42 lang tayo. Ganyan lang 42 tayo. 42 tayo, Benison, no? 42, 43. At one point, nag-45 po ang naiya. At least maswerte pa tayo ng konti dito sa Metro. Well, mainit pa rin. Pero mainit. Hindi ganun kainit kumpara sa kanila. Bakit ganun, Benison? Kung dito sa Metro Manila, sinasabi natin ganyan lang ang heat index natin, medyo relatively mababa, wala nga tayo mga puno dito. Well, dito naman po sa Metro Manila, lalo na dun sa may naiya, bagamat may mga concrete pavements, actually considered pa rin po talaga siya as mainit eh. Mataas pa rin. Dangerous level pa rin naman po. 42 to 43. Correct. Okay. Sige. Okay ka na. Wala nang idadagdag, Benison. Wala naman tayong pag-uulan na mararanasan. Mukhang clear na clip. Balik mo nga itali yung mapa. Patingin lang nung mapa ng nung Pilipinas, please. Pakibalik, please. Yung mapa! Ibalik mo, anak. Tali, balik mo nga yung... Yan. Ano yung nakikita ko sa kanan na yan na parang mga ulap ba yan, pero Benison? Pero mapusyaw na pula. Hindi, blue actually. Ayan, yung pinakababa. Yung pong stretch ng ulap sa isang Mindanao at saka sa may equator, yan po ay ITCV. So, hindi naman po siya nakaka-apekto sa atin directly. Kasi hindi pa siya pasok, ano? Intertropical Convergence Zone. Na dapat sana... Convergence ng hangin. Oo, baka pwedeng magpaulan pa yan sana, ano? Opo, pero hindi siya inaasahang didikit po eh. Hindi. Hanggang dyan lang. Hanggang dyan lang. Sige. Thank you, Benison! Maraming salamat. Good morning sa kay Benison Estarreja at lahat po ng mga taga-Pag-asa. Hala. Ayaw. Teleradio Servicio. Report. Tama ba bilindod ko? Tama naman, di ba? Oh.
Po, pupuntahan mo, pupuntahan partner si Christian. Tawagin mo nga si Christian. Christian, mayroon daw Koreanong overstaying at pugante pa dahil sa kasong telco fraud, pero naaresto naman. Makain ata ng samgyup habang nahuli pa. Samgyup romantic baboy. Christian! Christian, go! Christian, Christian, sorry. Christian, from the top. Kasi hindi ko napindot eh. Wala kang monitor, ano? Go, Christian, from the top. Inihahanda na ng Bureau of Immigration ang deportation sa isang 41-anyos na Koreanong pugante na nagtatago sa Pilipinas dahil sa kasong telecommunications fraud na aresto ng tropa ng Fugitive Search Unit ng Immigration ng Koreano sa kanyang bahay sa Quezon City matapos silbihan ng warrant of deportation dahil sa pagiging pugante at undesirable alien. Batay sa record ng tawanihan, overstaying na rin ang Koreano na noong 2018 pa dumating sa Pilipinas, kaya ipinablacklist na rin siya ng immigration para hindi na makabalik ng bansa. May outstanding warrant of arrest numano sa isang korte sa South Korea ang Koreano dahil sa kasong fraud matapos masangkot sa operasyon ng sindikato nagsasagawa ng voice phishing sa mga credit card holders. Tinatayang aabot sa mahigit 500,000 piso ang halaga ng nalimas na pera ng pugante at kanyang grupo sa mga biktima. Nakakulong ngayon sa camp Bagong Diwa ang pugante habang inaasikaso ang kanyang deportation. Christian Osores para sa Teleradio Serbisyo. Thank you! Maraming salamat. Maraming salamat. Christian Osores. Partner, next, partner. Nico Bagsik, lalaking nanakot sa Pasay gamit ang direhistradong baril, arestado! Nico! Promispunde ang Pasay Police sa tawag ng ilang mga residente ng barangay 184 Maricaban tungkol sa isang lalaking nananakot o manok gamit ang isang baril. Pagdating sa lugar, naabutan ng mga operatiba ang 25-anyos na lalaking suspect na nakahamon ng away sa mga nakatambay sa kalye. Daladala ang kanyang baril. Inaresto agad ng pulisya ang suspect at kinumpiska ang 9mm na kalibre ng baril na kargado pa ng 7 rounds of ammunition. Napag-alaman din ng pulisya na hindi lisensyado ang nasabing armas. Nasa kustodiya na ng Pasay Police Station ang suspect na nahaharap sa kasong illegal possession of firearms and ammunition at alarms and scandals. Nico Bagsik, Teleradio Serbisyo. Thank you, Nico! Para akong balit. Meron pa isa. Nag-usap kami, dalawa ni Bigonia. Kami nagre-report. Sinisigit. Chismosa ka. Marites ang aga-aga, Bigonia. Nagmamarites. Eh, talagang ganyan tayo. Likas na Marites tayo, ah. Bakit ba? Ito si Pamela Vasquez, hindi yan. Ito Marites. Yan, ang sinasabi. Magbabalita ng totoo dahil ito po ay sunog na naman, Sus Mariosep. Pamela! Good morning, Doris and Alvin. Morning! Apat na bahay ang nasunog sa V. Santos Street sa Barangay Santo Niño sa Marikina City maghahating gabi ng Lunes. Ayon sa BSP Marikina, umabot sa first alarm ang sunog bago ito naideklarang fire out alas 12:30 kaninang madaling araw. Sa kanilang assessment, tatlong bahay ay ang partially damaged habang wala namang naitalang nasawi o sugatan. Naidala na sa istasyon ng pulisya ang isa sa mga residenteng pinaghihinalaang nasa likod nito. Kasalukuyan namang iniimbestigahan ang sanhi ng sunog maging yung alegasyon laban sa umano'y suspect. Tinatayang aabot naman sa 100,000 piso ang halaga ng pinsala ng sunog. Yan muna ang latest. Balik sa inyo, Doris Alvin. Thank you! Thank you, Pamela Vasquez! Maraming salamat, Pamela Vasquez! Kasi nagmamarites ang kami ni Bigonia. Baka kung anong masagot ko. Pero ang mga marites naman yung namin tungkol sa mga coverage. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Maganda umaga sa iyo. Name cannot be blank. Sabi niya, sinagot ka ni name cannot be blank. Ano sabi? No comment dahil incompetent po yung Secretary of Education. Is it? Name cannot be blank. Aga. Good morning, Elsie Balion. Energy po na Tuesday morning. Governor. Good morning din sa iyo, Master Amadeo. Magandang umaga daw, bayan, kapamilya forever. Tituloy mo lang. Louis Basco, happy Tuesday po sa dalawang pinakamabait na anchor ng Gising Pilipinas, handsome Sir Alvin El Chico and beautiful Ma'am Doris Bigornia. Kape at malunggay pandesal po tayo ngayong almusal. Maniwala ako, kape at malunggay na pandesal. Ano pa naman? Bake. With mayo. With mayo. By the way, nakita nyo yung kampanya ng presidente, partner, nag-chibog. Ano yun? Nag-vlog siya about chibog tourism. Nakita mo yun, Gerson? Talaga, chibog.
Tama yun. Ano pa yun? Ano? Kasi marami niya? Tayong street food na pwede talaga nating ipagmalaki at panginganyo sa mga turista. Anong tawag? Chibog something eh. May word na chibog eh. Atin yun, di ba? Lokal na lokal. Chibog. Bakit ba chibog? Bakit chibog? Bogchi? Bogchi, ano nga? Ano nga ba yun? 80s yun, di ba? Chicha. Yun, kain ibig sabihin. Ano ang paborito ninyong street food? Sige nga, at anong idea ninyo kung na pwede yan ma-promote as a form of a tourism, paano ba yan? Tourism tool. Ayan. Para na sa ganun, mainganyo natin. I like fishball. Fishball especially siguro. Especially when you do the tusok-tusok. Ang tanong mo, dapat nasa isip mo, yan ba'y magugustuhan ng mga foreigner. Kasi hindi tayo ang punto rito. Ang punto rito yung panghikayat natin. Kagaya ng balot. At ako yung gusto ko ng balot. Baka hindi mataypan. Mga adventurous. Sabaw lang kinakain ko sa ako balot. Lahat, partner. Walang tira sa akin dyan. When I see the sisiyo, oh my God, it's Arte so kawawa. Diba, pwede naman natin i-elevate yung ating mga street food. Diba? Bakit ba sa Taiwan? Or diba? Thailand. Mga ganyan nila. Pero masasarap din. Pero, ano ba ang paborito mong street food? Fishbowl lang. Fishbowl. Parang it's so normal. Ako gusto kong eksperimentuhan pa rin yung mga pansit. Kasi marami tayong different kinds of pansit na ginagawa sa kalye na nilalako. Pansit habhab, pansit luglug, pansit canton, pansit bihon, pansit sotanghon. Ang sangkater pa yung pansit, although hindi tapos naman Pilipino. Tapos ipapalaman mo sa tinapay, sa pandesal, kung ano man yung variety, kung baga eksperimentuhan mo, tapos gawin mong uso. Isa pa bang, kumain ba si Pangulong Bongbong nung yung ice hindi, cream? Hindi ko napanood yung, napanood mo ba, Gerson, yung vlog? Ano bang pinagkakain ng presidente doon? Ice cream, dapat pumain siya. Ice cream na ilalagay sa pandesal. Oo, munay. Ano partner, ano yan? Style yan ng Cagayan de Oro. Ganyan ba? Di ba may sa Cagayan may pastel? Pastel. Alam mo yun? Yung parang kunwari ice cream din. Kaya lang, pag nilagay mo ng ice cream, matutunaw naman. Kaya cream na lang. Nakita ko yan noon. Nakita ko yan sa rally noon. Sarap. O mag-isip kayo, ha? Ano ba ang ating street food na pwede nating i-develop, magandahin? Quick-quick pwede. Quick. Kasi quail's egg lang naman yun, di ba? Oo. O yung quick-quick ba yung bugok na itlog, partner? Bakit ka naman kakain ng bugok? Ay, kinakain yun. Ha? Huh? Oo, hindi ba, Jess? Anong tawag mo dun sa bugok na itlog? Sensory na parang kinukabnoy. Producer natin, abnoy din eh. Hindi, ganun nga yung tawag doon. Ay, ko na narinig ganun abnoy. Ganun yung partner. May mga nagkakagusto doon. Kaya alam, may problema ako doon sa amoy. Baka hindi magustuhan ng turista. Parang sa Taiwan ba yun? Yung, ano yung mabaho rin nila na ano? Pero patok na patok. Ano yung century egg? Hindi century egg. Sticky something. Na. Stinking. Stinky. Taiwan. Sa Taiwan. Mag-isip po kayo, ha. Magbabalik pa rin po ang Gising Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Pilipinas! May malalapitan, masasandalan, maaasahan, at karamay sa oras ng pangangailangan. Andito sina Ate P, Bernadette Sembrano. Kapiling po natin ang ating mga servisyo squad. Tutulong at kakalinga. At Tita Winnie Cordero. At sabalang magbibigay sa inyo ng kwentuhang puno ng inspirasyon. Para maghatid ng tulong sa Tatak Servisyo. Lunes hanggang Biyernes. Alas 10:30 ng umaga. Sa Teleradyo Servisyo. At Radyo 630. For the win ang mornings dito sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Mas maaga tayong babangon, maglilingkod at magbabalita. Kaya buksan na ang mga radyo at telebisyon, mga kaservisyo. Igisingin ka ng pinakamainit na mga balita mula alas 4 ng umaga. Hatid ng Radyo 630 Balita, Lunes hanggang Biyernes. Pagdating naman ng alas 4 ng Sabado, sama-sama nating ibibida ang mga kwento mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Hatid yan ng Yan Tayo. At pagsapit naman ng alas 4 ng linggo, mag-relax at salubungin ng saya ng araw kasama ang mga kwento at impormasyon hatid ng Sunny Side Up. Kaya saan ka pa? Forever ang saya kapag nakatuto ka sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630.
ang katuwang mo sa bawat hamon. Alamin natin mabuti kung anong paraan na gagawin. Handang magbigay ng lakas. Pagpadala ng video o picture ng inyong mga napapansin sa paligid nating bansa. At tulong sa bawat Pilipino. Anytime sana ay matulungan natin. Ang boses na pinagkakatiwalaan ng bayan. Kabayang Noli De Castro. Araw-araw sa Kabayan. Lunes hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Saan ang punta natin? Eh di doon tayo kung saan marami tayo matututunang impormasyon. Eh saan pa kung di doon sa pwede nating pag-usapan ang mga napapanahong issue na dapat pakinggan. Teleradyo Serbisyo, ang puntahan ng bayan. Boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico, Doris Begonia, Gising! Gising! Pilipinas! Ayan, partner, sabi sa'yo ni Mark Hernandez, oh. Isaw at Stinky Tofu. Yun, Stinky Tofu. Pero ayoko rin nun. Ayaw na, ayaw Taiwan. Ko hindi talaga. Parang, ewan ko pa, hindi ko masyadong type yung Stinky Tofu. Parang baga, na ano ko, nahilo ko sa amoy. Pero sila, Nikki, gusto nila. Oo, so depende talaga sa ano, sa dila ng Katie Kim. Siya, sabi ni Dr. Mario Fessin, ang suggestion niya, yung street food, taho. O, tama, oh, pwede, no? At mais, mas masarap yung inihaw na mais. Oo, oh, yung taho, tapos food. Kuya, Kuya Manong Taho, dagdagan mo naman ng arnibal. Alam mo yung nagtitinda ng taho sa amin? No, matagal na yan sa amin sa BF. Noong nalaman niya na nagkasakit ako, may bali pa rin ako ng taho kasi lagi naman ako sa kanya, suki niya ako. Alam, binawasan niya yung arnibal. O, kasi nga diabetic ka. Oo, sabi tama yun. Manong. Concerned lang ako sa'yo. Maganda umaga sa'yo, Undersecretary Carlos Primo C.P. David, ang Undersecretary yan. For Integrated Environmental Science ng DNR. Partner, kinakabahan ako. O bakit ka? Bakit natin guess yan? Ang tubig natin. Partner, naalala mo, last time sabi niya, kada linggo na ang decision making natin sa alokasyon ng tubig from Angat Dam kasi kahapon 185 na eh. 185. O, 5 na lang mahigit ang ano. Bago mag 180. Pero bago yan, anong favorite mong street food, Yusek CP? Good morning, sir. Hi, good morning, Alvin and Ma'am Doris. Oh. Actually, pumunta lang naman ako sa programa nyo ngayong umaga para ma-update ako ni Doris kung kaya na niyang maligo. Patay ka ngayon. Nag-eksperimento siya. Hindi na 30. Oh. Napababa ko po ng 15. Ganun pa rin. Magandang effort na yan. Oo, anong effort naman ako, sir? Chinismis kaya kita. Talaga? Oo, kasi guest ko yan nung Sabado. Oo. Eh, niprotect ka muna doon muna sa street food para kasali ka, Yusek CP. Did you go, UP ka, di ba? Opo. Oh, maraming street food sa alam UP. Niya marami, ano marami. Anong paborito mong street food? Tulungan natin si Pangulong Marcos. Ano bang dapat i-promote as a tourism attraction? Anong seafood? Ay, seafood tuloy. Street food. Ang dapat i-promote. Street food. Alam mo, favorite kong street food sa Bacolod, yung chicken inasal. Hindi naman street food. Hindi naman street food sa amin yun. Hindi ba? Hindi counted yun. Masarap po. Oh, siguro yung mga atay-atay doon. Betamax. Betamax. Sa UP, ang dami dyan, hindi ba? Marami. So, isaw. Oh. Isaw, bago sa mo, sir? Squid balls ang preference. Oh, masarap din yun. Ayaw niya ng isa. Gusto ko din squid balls kaysa sa minsan kaysa dun sa fish ball. Ay, mas mahal kasi. Ah, ganyan ba? Mas mahal yung ano, ang squid ball at chicken ball. Mas mahal yun kumpara sa fish ball. Walang fan ng chicken ball. Ayan, punta na tayo sa main topic. Yusek, ano po, 1 week had passed. Ano? So, this week naman ngayon, May 7 to plus 8, 15. Ano ang magiging desisyon natin at ano bang estado ng ating Angat Dam? Nasabi mo na, Alvin, ang Angat Dam ngayon ay nasa 185.65. Medyo malaki yung binaba niya mula kahapon. As of what time yan, yung 185? As of today or as may of, bago pa ngayon? Yesterday morning. Wala meron pa ka bang 6 o'clock dyan, Yusek? Di ba may every 6 o'clock meron yan? Usually 7 a.m. tapos napopost ng 8 a.m. Sige. Pahingi po ako ha, mamaya pahingi po ako ng water level ng Anga. I'm pretty sure hindi na siya 185. Baka 185 flat na. Wala ng point.
185.65 yesterday, bumaba siya ng 0.45. Halos kalahating metro yung binaba niya. Okay. And so I should also mention, Alvin, yesterday was a the first day na kung saan yung ating inaasahang water level, yung average water level natin for May 6, for example, ay mas mababa na tayo than average. And therefore, this is again a signal for us na okay, medyo bumababa na yung supply natin, although we are still 5 meters above the minimum operating level of 180. Okay, so ano ang pasya natin? Are we going to reduce the allocation for MWSS through their concessionaires, Maynila din, Manila Water? Or kaya pa siguro hanggang May 15? Yan. Ang commitment natin ay hanggang May 15, magbibigay tayo ng sapat na allocation sa Metro Manila, 50 cubic meters per second pa rin yung allocation natin. Mm-hmm. Tapos, afternoon? Afternoon, we decide. Sa tingin ko, aabutin natin yung minimum operating level ng around May 20 or May 21. And therefore, kailangan i-factor in natin yan dun sa decision natin sa May 15. Most likely, we will reduce it by just 1 cubic meter per second. So, magiging 49. Sa tingin ko, sapat pa rin yan. Konting tipid lang. At wala pa rin tayong interruption in the next weeks to come. So, hindi nagbabadya na mawawalan kami ng water supply? Talagang pinipigilan ko pa, Ma'am Doris, kasi alam ko, dalawang beses ka maligo sa isang araw na 15 minutes. Nakakahiya naman kung magiging minsana na lang kada araw. So, same with all the other Metro Manila residents, sobrang inconvenient. Naintindihan ko yung inconvenience ng walang tubig sa bahay. Kaya ginagawa natin lahat ng paraan para hindi mangyari yung mga water interruptions. Gaya nung naranasan natin noong 2019, kung saan medyo widespread yung interruption sa bahay namin noon, 8 hours a day lang yung tubig. Can you explain ano ang mangyayari sa water supply natin if we reduce the allocation? Diba? Kasi ang pinapaliwanag natin lagi, anong mangyayari kapag hindi natin ni-reduce? Anong mangyayari kapag ni-reduce natin? Are we going to prolong it based on your mathematical computation? Hanggang kailan natin mapapatagal yung supply if we reduce our allocation? Exactly, Alvin. Yung angat dam parang balde yan eh. So, kada gamit mo ng tubig, bumabawas at bumabawas yung water level niya. Siyempre, inaasahan natin na mapunuan siya ulit pag kami pag-ulan doon sa watershed area. Pero sa aking experience, mahirap umasa sa pagkakataon na biglang pumulan na lang sa Angat watershed. Although, siyempre, may chance pa rin mangyari yan. And therefore, the only best solution is to reduce our consumption. Nabawasan natin unti-unti para sa kung sa gayon ay yung water level natin ay mas mabagal ding bumaba. So anong mangyayari kung wala pa ring ulan? Kasi may transition. Hindi naman automatic kahapon, di ba? Sabi ni Ma'am Solis, di ba? Hindi naman automatic uulan ka agad pagkatapos ng El Nino eh. What happens kung hindi pa rin po umulan ng buong May and buong June? Reduced ang inaasahang rainfall by 40%. No, kung may inaasahan tayong rainfall for May and June, ang taya ng pag-asa ay 40% less pa rin ang mararanasan natin. So, inaasahan natin may dalawang bagyo nitong buwan, pero palagay ko hindi yan dadaan sa Metro Manila. So, talagang mahirap umasa na darating yung pag-ulan. Kaya konting tipid sa paggamit ng tubig, and we will have to just ensure that we have enough supply for May and even for June. And hopefully by July, nandiyan na yung La Nina at yung buhos ng ulan. Yung sinasabi po ninyo, sir, ano ba yan? Parang gentle reminder? Apila? Or kasi si Yusek ang bait kasi parang hindi naman nagagalit si CP. Kamay na bakal na ba tayo, CP? Palagay ko, Ma'am Doris, tapos na tayo dun sa gentle reminder. Medyo nasa appeal stage na tayo. At kung ganito pa rin yung ating consumption ng tubig, no, per household by May 15, siguro kailangan medyo mas malakas na yung ating
warning na sayang itong tubig natin. Pwede natin siyang gamitin sa what we have been doing in the last few months. And then by end of May or June, biglang talagang magkakaubusan, magkakaroon tayo ng interruption. So ang strategy namin ay unti-unti natin bawasan yung ating paggamit, yung allocation ng Metro Manila, babawasan natin just by 1 cubic meter per second per day. No? And I think yung konting pagtitipid natin, malaking bagay yan. And maalpasan natin itong drought conditions natin for May and June. So walang ano, walang mga sanction na ibibigay o kaya sasabihin natin kasi kung may sanction ikaw daw ang unang. Ako unang-una. Pero pag may sanction, syempre susunod ako. Ganyan naman ang mga Pinoy. Pag may sanction, susunod. O kaya kung hindi man sanction CP, yung ginawa nung 2019 na ipinagbawal yung mga car wash, pinagbawal yung mga ganire-ganire, dadating ba tayo ulit sa ganung punto? Okay, this week, Doris, nag-enlist na tayo ng serbisyo ng DILG. Yung ating DILG secretary will be issuing a memo to our barangay officials at sila ang mag-make sure na yung ating mga guidelines and regulations on water conservation ay ginagawa ng mga bawat kabahayan. Mm-hmm. Pagkatapos niyan, kung hindi pa rin tayo nakakabawas ng ating konsumo, Roronda na yung mga DNR enforcers natin. Again, para magpaalala, kasama natin yung Maynila at Manila Water. We will call on the biggest users of water and remind them that although kaya nyong bayaran yung tubig, we share the same resource. Kakailanganin natin yan moving forward. Alam mo, partner, na-guess ko yun noong Sabado. Medyo nababahala din ako sa sinabi niya na pinag-aaralan yung kagaya sa ibang bansa na may alokasyon ka lang kada buwan. Hello? Oo. Kakayanin ba para lang yun? Para lang makita mo yung value ng tubig. Kasi sa atin parang walang ganun eh. Lustay lang tayo ng hanggang lustay. Hanggang meron lumalabas. Hanggang meron lumalabas, tayo. Yan ba'y seryosong pinag-aaralan U6CP? Seryoso pinag-aaralan, Alvin, pero kukorek ko lang ng konti. Hindi ibig sabihin na pag lumagpas ka doon sa allocation mo, biglang wala ka ng tubig sa bahay. Hmm. Ang ibig sabihin lang ay may predetermined amount of water that is provided to each and every Filipino and then per household na medyo mura yung tubig dahil ito yung iyong allocation. Pagka lumagpas ka dito dahil nag-inflatable pool ka o kaya may naiwanan ng gripo, mataas ang presyo pagka lumagpas ka dito. So magbayad ka kung gusto mo na mas marami. So ibig sabihin, pag lumagpas ka dun sa threshold, halimbawa lang 20 cubic meters, o yan yung allocation natin na kada yung household. Ha. Pag naging 30 ka, ang 10 mo dun na sobra sa 20, iba ang rate. Uh-oh. Mas mataas ang rate, tama? Tama po. Kaya yung mga ganyan susunod ang mga Pilipino. Kaya yung mga mayayaman, magpapakasasa sila. Sabi niya, kaya naming bayaran yan. Kayaan mo yung mga mayayaman na yan. Ako, yaman din lamang at minomonitor ako ni Yusek CP. Hindi na po ako magtututbrush. Doris, kailangan ko ng proof by the way ha, in the form of a video na itong 10 minutes or 15 minutes ka lang talaga nalito. Sige. Kailangan nga pasensyahan na lang po tayo sa video na ipapadala ko sa inyo ha, na nasa banyo ako. Kumakanta-kanta pa. Lagay ko magbaviral yan, Ma'am Doris. Ano, rated ano daw, R. Rated R. Ay, papadala video kay Yusek. Hoy, mahiya ka naman. Napaka-disente ng mukha ni CP. Tapos padadalhan mo ng bombang video. Hindi. Magpapakuha na lang ako ng talag. Di, ahahanap ako ng prueba para maibigay ko kay CP. Pero totoo yan, nagbawas ako sa totoo lang. Okay, very good, very good. Yusek, thank you. Maraming salamat po sa inyong thank panahon you, po. Anong pinaka-mensahe niyo ulit? Anong takeaway na ating mga kababayan? Palagi ko siyang binibigyan ng publicity partner. Uh-oh. Kasi sumunod po tayo kay CP. Magtipid tayo before it's too late. Go ahead, Yusek. Alvin, kukunin ko yung pagkakataon na to na pasalamatan ka. Alam ko, million ang nanonood sa mga programa ninyo ni Doris. The only way that we can reach our residents of Metro Manila is through programs like yours. Kailangan po natin mag-conserve ng konti ng tubig. Konting we chip in our own efforts, no? Gaya ni Ma'am Doris, magtipid ng konti.
And I assure everybody that we are doing our best so that there will be no interruptions that will happen for the months of May and June. Yun lang po. Salamat. Thank you. Yusek, marami salamat. Yusek Carlos Primo David, Undersecretary for Integrated Environmental Science ng DNR. Ang ganda ng pangalan, Primo. Oo. Oh, oh. Maganda yung Primo. Primo is cousin, right? Primo kasi. Oh, tama ba? Diba? Sa Espanyol? Pwede rin prime. Number one. Kanyan, primo. Sabi ni Dr. Mario Festin, UP Diliman, masarap po ang turon. Ay, oo. Oh, ay, pwede turon. Yung turon. Yung turon langka. With ube, turon with langka. Ayoko na langka. Ha? Hold the langka. Bakit? Ay, masarap. Hold the ube pala. Pwede naman. Oh, only masarap naman. I like oo. The langka. Artist. Sabi ni Marivie Galicia na, one particular street food I particularly miss is one day old, which was common in Cabanatuan but not in Manila, deep fried chick poured with spiced vinegar. Wow. Masarap din ano. Pampasarap din talaga yung mga sausawan. Ay, oh, oh, mas, oh. Mas maitim, mas masarap. Oh, sabi ni mas matagal na. Mas matagal na sausaw. Sabi ni Ed Brasher naman, boss, ang gusto ko mga kakanin. O pwede din, ang dami niyan. Actually sa mga Southeast Asian countries, talagang nagka-capitalize din sila sa mga kakanin. Uh-oh. Meron ding suman dun sa Thailand. Oo, yung suman nila merong sticky, mangga. Sticky, ano, mango ba 'yon? Oh, may ganoon, mango with suman. Pero ako napakasarap. Ano, minsan pa kaganyan, ayoko talaga. Gusto ko talaga yung sa Pilipinas lang. Yung kakanin natin na meron sa ibabaw kulay brown. Uh-oh. Masarap. Uh-oh. Masarap ha. Nikibilan mo nga ako noon anak. Nick, good morning. Mariel Takaoka, Ohayo gozaimasu. Tokyo, 22 degrees. Rainy. Super happy kasama ko aking anak at apo this golden week. Very good, ma'am. Governor. Si Jonas Santiago, pag-greet naman ako, minsan lang ako magising ng maaga eh. Ayan na Jonas, sabi natin gira. Jonas, hello, good morning. Sabi ni Marla Vergara, parang pari po si Sir David ko magsalita. Ay, ganun po talaga siya. Kaya mahiya naman po kayo, makinig na tayo. Kaya nga, tsaka pagkaganyan, ating na mga Jacqueline Jose ang peg ni Yusek. Yusek, tama. Pagka yan po ay napuno ang salop. Yan. Oh, Fernando po yan eh. Fernando yeah. Po Junior ang okay. Natin yan. Next partner, next. Sino ba? Transfer thoughts, dumadami na obese na Pilipino, lalo mga kabataan kasi yung mga magulang hindi nagseset ng halimbawa. Puro fatty, salty, sugary foods. Ang yumayaman, food business at mga hospital. Pag traffic at mag-LRT ako, yung mag-extra size instead, mag-stairs. Oo. Nag-elevator. Oo. Tama. Oo, pero may mga tao din kasing mahinang puso. Oo. Na kailangan din talagang hindi mag-elevator. Hindi rin natin alamin kung ano yung sitwasyon nila eh. Oo. Na baka kailangan talaga nilang mag-elevator. Okay. Sabi ni si Jonas, nabasa mo na. Si Pepe ko! Sabi ni Pepe ko, good morning po. For the street food, I like the kwek-kwek po. Especially with the daga swimming on the pail with orange sauce. Isip! Pepe, ang dami nag-aalmusal, no? Paka-ano mo, ah. Saka marami tayo yung mga kababayan natin dito, lalo sa Metro Manila. Bago po sila pumasok ng opisina nila, dumadaan sila doon sa mga nakatambay lang doon. Oo. Nagtitinda ng goto. Nan. Ayan, ay, goto din. Masarap din, oh. Talap. Sige. Eh si, sino ba yun? Richard Ma, nakikinig sa atin. At si Ed Brasier, nakikinig din sa atin. Pero teka muna, o sino magpapaliwanag nga ng amendment sa rice tariffing? Hindi ko nga maintindi. Hindi ko maintindihan. Kailangan may magaling na magpaliwanag. Pakitawag nyo nga si Cynthia Villar. Ayaw nga niya. May sarili siyang pinupush. Uh-huh. Oo, dito tayo dapat sa dapat taga DA ang magpaliwanag nito. Ano bang, ano na naman ang problema at kailangan na naman natin amyendahan ang batas. Aray, eh, bago-bago yung batas na yan, ha? Mm-hmm. Sa pagbabalik po ng Gising Pilipinas! Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico at Doris Bigonia. Gising Pilipinas! Init! Ito ang mga tips para labanan ang matinding init ng panahon. Siguraduhing uminom ng hanggang sa 8 basong tubig sa buong maghapon. Maaari rin kumain ng pakwan, pino, at iba pang mga prutas na nakatutulong sa pag-hydrate sa katawan. Umiiwas din sa paglalakad sa arawan o pagbababad sa initan. Hanggat maaari ay sumilong at magpaypay o buksan ang ventilador para mas lumamig ang paligid. Importante rin na mas malinis sa katawan at maligo. Isang paalala mula sa Heleradio Servicio at Radio 630.
pulsuhan ang reaksyon ng bayan. Naku, isa pa sa hindi matapos-tapos na usapin, matatalaki natin yan. Sa mga issue at impormasyong nakaapekto sa bawat Pilipino. Eh baka ang ma-ipromote natin yung controversial na Pilipinas, halip na tayo dagsain ng turista, hindi tayo puntahan. Dito sa Pintig ng Bayan, kasama sina Johnson Manaba at Joyce Balancho, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga, sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Saan ang punta natin? Doon po sa pwede tayo magbantay, magbalita, at magserbisyo sa kapwa. Teleradyo Serbisyo. Ang puntahan ng bayan. May gusto ka bang i-flex? Pwedeng sa TV, pwedeng sa online, pwedeng sa vlog. Kasiyahan, katawanan, or kahit ano pa yan. Kayo po, di ba? Eh, meron din gustong i-share sa amin. Baka pwedeng ikwento nyo na rin. Punta ka na rito, sa Share Ko Lang. Meron kayong mga gustong batiin, for shout-out, congratulations, o, di ba? Good evening, good morning, good everything to everybody watching. Ako si Nix Bustos. At ako naman po si Roxanne Luz. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, ala una sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Radyo 630, Radyo 630, ito ang pilihan para sa mamamayan. Radyo 630, para sa mamamayan. 630. Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising, Gising, Pilipinas, Pilipinas. Ako na ba? Ako na po. Magandang umaga po sa lahat ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Nabati natin kanina, partner, yung mga manggagawa sa gobyerno. Oo. Yung sa private sector naman, alas 8 ang pasok, ha? Mm. Alas 8, di ba? Oo. O alas 9, 9 to 5 ba o 8 to? Meron ng 8, merong 9. Oo. Oo. Pero kami ata 9. 9, tayo oo. Ata 9, di ba? Ay, hindi depende sa schedule mga... nyo. Unahan po nyo yung mga boss niyo. Baka pagdating nyo, ando na yung boss nyo. Ay, si Edwin pala yun. Eh, kasi Ed Braceran nakalagay dyan. Edwin eh. Sabi niya nasa PTB, ano, nasa IBC 30 na pala. Si Edwin partner, yung cameraman natin dati. Edwin? Oo. Halimutan ko pala yun ni Edwin. Oo, ando na siya. Ay, cameraman okay. Ni Mark Logan. Ah, okay, okay. Okay. Yan, kompanyer. Mm. Makideho mo, kahapon pa pala. Sorry naman. Sabi naman ng isa, pwede din siguro yung mga kakanin kagaya ng Mahablanca. Mahablanca. Matutuwa ang mga foreigners. Ayan. O, kasi ano yun, yun eh, matamis. Oo. Alam mo naman, universal ang matamis. Kumbaga, di ba? Naalala po ninyo si Janus Munar. Pardon, naalala ano mo yun? Naalala mo yun, yung may dadaan na VP. Yung pinatigil, naalala mo yun, naalala mo yun. Na hanggang ngayon po, alam na ba natin kung sinong dumaan? Sige nga, hanggang ngayon din natin alam. Mystery. Si Vice President Sara Duterte nga ba yun? Si sino bang politiko o big time yun na pinatigil yung traffic? Sa Commonwealth yun, di ba? Correct. O ngayon po, may develop arraignment na po, ibig sabihin tinuluyan. Wow. Yung si Janus, si Munar partner na on what grounds? Ayan ang tanong natin, ha? Kasi isa sa mga abogado po niya si Attorney Chel Diokno. Kasama na po natin. Attorney Chel, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Attorney. Hello again, Alvin and Doris. Session na medyo paus ang boses ko. Oh, nga, hindi po, mas maganda nga po. Ganda ng quality bedroom. Bedroom voice, Attorney Chel. Attorney Chel, paki-update mo kami. Anong status nitong kaso? Tinuluyan po pala. Oh, naku, tinuluyan si Janus. Alam niyo, dalawa ang charge laban sa kanya. Yung isa yung sabi ng child abuse na hindi namin maintindihan. At yung isa naman ay violation ng Article 154 ng batas natin. Ibig sabihin nun, yung spreading daw of false news. Ay, alam mo ba, Alvin at Doris, ay nirecommend yan ng investigating prosecutor na ibasura pareho. Mm-hmm. Kaya lang, nung umakyat ay... ni-reverse yung pag-dismiss ng kaso ng false news. Mm. Kaya ngayon, mamaya-maya, magkakaroon kami ng arraignment sa Quezon City. Oh. Pero nalaman na po ba natin kung sino yung... Hindi ba yun ang usapan natin last time? Sino ba tong VIP na ito? Or Vice President yun Sara naman, Duterte ba yung dumaan? Yun naman talagang dulo, di ba? Ako, that's a mystery to me as it is to you.
Sabi ko na eh, misteryoso eh. Hanggang ngayon, wala pa rin. Wala pa rin. Oo. Mm. Eh, pero ang kawawa, yung Janus, ano? Correct. Eh, kasi ang kinaso sa kanya, parang pagpapakalat ng maling balita. Ganun ba yun? Maling istorya? Mm-mm. Ang ginawa lang naman ni Janus ay nag-share siya ng video. Mm. Ngayon na dahil doon, ngayon may kaso siya. At alam mo, napaisip talaga ako. Sabi ko, sa lahat naman ng dapat habulin ng ating kapulisan, eh, siya pa. Sa dami ng mga salarin dyan na talagang alam naman ng mga pulis kung sino yung dapat habulin, lalo na yung mga sindikatong kriminal, siya pa yung mga pinagdiskitahan. At ako'y talagang napabahala na ako dito sa kaso nito. Sa tingin ko lang ay hindi na dapat umabot sa ganito. Yung isang point nga dyan ay sino nga ba ang dumaan doon? Kaya nga. Pero man, sa kaso natin ay lalabas ang katotohanan. Correct. Oh. Parang napakalaking kaso naman ito na ang bilis-bilis umaksyon ng mga pulis. Nagkaso na agad, arraignment na agad. Eh, ang dami nga ninyong hinuhuli. Ano to? Hindi dapat mahuli-huli. Hulihin. Naaandyan lang, hindi nyo mahuli-huli. Paano ba naman yun? Kibuloy left the group. Ne, ang ibig sabihin siguro partner is yung focus ba no? Ay ano si Janus pala kumusta? Ano haras na sa Attorney Chel? O syempre naman ano kung kayo ay nasa pwesto niya palagi ko mahaharas at may stress din kayo. O naman. At alam niyo Alvin at Doris. Hindi ko nga maintindihan eh dahil parang napaka-double standard din ng hustisya sa atin ano. Yung iba nga dyan ay pag-alagala na lang, hinahayaan. Pero ito, dahil parang may nagalit sa itaas, ay action agad. Kaya nga meron na, kaya nga nawawala ang tiwala natin sa ating law enforcement dahil sa mga ganito na pangyayari. Yung, bang, yung police na nagsabi na si VP ito or VIP ito, nakasuan din? Siya ang complainant. Ha? Oo, ang complainant. Ano eh, pero siya nagsabi na VP, di ba? Oh. Ano bang sabi niya, VIP o VP? Well, kung titingnan mo yung video, nung una, ang sabi niya ay VP, pero para sa akin, yung pangalawang tanong sa kanya, yung una, sabi niya VIP, pero yung pangalawang sagot niya, VP. Allah. Na na-binroadcast naman o na-shinare naman ni Janus. Naka-live siya eh. Yes. Naka-live siya. Okay. Sus Mario Joseph, ano po? So, ito din, may maano din, mag-create din ito ng takot sa mga kababayan natin uy, magkwidaw kayo sa pag-share kasi pwede din mangyari sa inyo ang nangyayari ngayon kay Janus. Correct. Ayun na nga, imbis na nagiging pantay-pantay tayo sa ilalim ng batas, ang nangyayari dyan ay pag may VIP, mag-ingat kayong lahat. Huwag na kayong mag-share. Mm-hmm. Dahil baka naman, babalikan kayo. Para rin yung nangyari nung pandemic, di ba? Yung may mga nag-post ng tungkol sa COVID-19, biglang pinuntahan sa bahay, hinuli na walang warrant, tapos kinasuhan pa ng kung ano-ano, inciting to sedition, ano pang ibang mga ganon. Yun ang nakakalungkot ngayon at nakakabahala. Totoo ba? Freedom of speech natin yan, di ba? Freedom of expression yan eh. Mm-hmm. Totoo ba yun, Attorney Chel, na originally pinadidismiss yung kaso pero parang binaliktad nung prosecutor dito sa Quezon City at binalik? Yes, so yung recommendation ay parehong i-dismiss yung dalawang kaso. Oo. Umakyat ay yung isa ay bumalik, binaliktad at tinuloy ang pag-file. Oh, ganun ba na? Hindi ko makita kung saan ang gagaling, Attorney Chel, yung child abuse. Naku, your guess is as good as mine. Hindi ko nga malaman kung saan ang galing yun. Oo nga. Ang nasa complaint ay dahil daw na trauma yung anak ng traffic enforcer. Pero sa tingin ko, malayong-malayo yun. Dahil kung may sa video, hindi naman si Janus ang kumuha ng video. Kaya ang issue dyan ay bakit ba may basis ba yung kaso? At mabuti naman, yung charge na yun ay na-dismiss. Okay. Ang consuelo siguro partner ay hindi nyo naman po iiwanan si Janus sa kanyang, sa kanyang quest for justice. Hindi po. Hindi po iiwan ng kliyente. Tuloy ang laban. Oo. So tuloy-tuloy lang. Okay.
Ay, maiba ako, Attorney Chell. Total, malapit na rin lang naman, partner, ano? So, subo ka ba ulit? O tapos ka na sa yugto ng buhay mo? Mm. Di ba diba tumakbo si Attorney Chell last time? Oo. Tatakbo ba ulit, Attorney Chell? Tuloy ang laban na Alvin. Ako naman ay determined na maglingkod at titingnan natin kung anong mangyayari. But I am determined to serve. Ayan. Good very luck good, po sa inyo. Good luck. Partner, in the next few months, partner, at talagang mag-ano yan, magsusulputan na. Correct. Oo. Correct. Ay, marami ka na daw followers, attorney, sa... Ay, natutuwa naman ako. Nag-vlog siya eh. Mahigit isang milyon na raw yung followers niya sa TikTok. Yeah, hey! Wow. Yung mga useful information, Attorney Chell. Nakakatuwa, Attorney Chell, umabot na ng 1.4 ng followers mo? Yes. Ay, salamat din sa lahat na tumutulong sa akin. Sumusuporta. Hanapin niyo lang ako sa lahat ng softnet platform. Ayun. Attorney Chell. Magkano po ba retainer niyo, Attorney? Lako, partner, di kampanilya yan. Ayan nga, mga ngailangan yata ako ng yan. Abogado eh. Debate nga eh. At saka busy na si Attorney Chell. Marami siyang mga kausa na ipinaglalaban, ha. Sige, Attorney Chell, maraming salamat po, sir. Ha. Good luck. Extend thank our you, regards to you, your son. Na-interview din namin yan ni Doris dati, si Pepe. Salamat po. Maraming salamat. Thank you, sir. Ingat kayo lagi. Attorney Chell Diokno, ang legal counsel po ni Janus Munar. Ay, nako, sinasabi. Pag pinag-initan ka rin talaga, partner, ano? Oo. Wala kang magawa. Pero wala ka naman choice, eh. You just have to face the music. Kaso mo nga, pag ikaw ay maliit, dukha, at maralita, at wala kang kakayanan, eh wala eh. Eh, pero maswerte na rin siya in a sense na ang Chell Diokno ay nanindigan para sa kanya. Kasi otherwise, igagastos ka ng sangkatirbang... Eh, siguro, may naman pro bono yun, partner. Pagka ganyan, pagka wala ka makuha na pro bono, diretso ka na, ikaw na lang, pumunta ka na mismo, mamasahe ka na, pwede ba yung partner? Kinasuhan ka. Wala kang matinong counsel, wala kang pambayad eh. Ikaw sabihin na lang. Mo na lang sa judge. Judge! Mamamasahin na po ako papuntang Bilibid. Diretso na po ako doon. Ako mag iaalay mo na. Para tapos na. Tama na. Wala nang gastusan. Wala atang taong ganun, partner. Walang taong gustong makulong. Ano po? Oo naman. O, teka muna. Wala po tayong makuhang... umuoba itong taga-Department of Agriculture, Gerson? Wala kayong wala nang... Ano, umuoba itong taga-Department of Agriculture? Yung sa tarification ba yan? Yung sa, ngayon, umuoba yan? Tanungin mo nga si, ano, si Enza. Umuo, di ba? Tapos ngayon umatras. Ano ba? Eh, hindi siguro maipaliwanag, partner. Eh, kung kayo mismo, hindi nyo maipaliwanag, eh, lalo na kami. Ay, namin maintindihan. Ay, nako. Tiga mo na para mag-newscast na muna tayo. Muli po, magandang gising, Pilipinas. Mga kaservisyo na ito, ikalawang bugso ng ating mga panggising na balita. Si sertipikahang urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas para amyendahan ang Rice Tarification Law. Sinabi ng Pangulo na malakas ang mga panawagang amyendahan ang batas bunsod ng mataas na presyo ng bigas. Pabor ang Pangulo sa anumang amyenda sa batas at NFA Charter para masolusyunan ang pagtaas na halaga ng bigas. Inihain sa Kamara ang panukalang batas para amyendahan ang Rice Tarification Law at payagan ng National Food Authority na magbenta ng murang bigas sa mga pamilihan. Una nang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na bababa hanggang 30 pesos kada kilo ang presyo ng bigas kapag pinayagan ng NFA na magbenta ng murang bigas sa mga pamilihan. Pinuri ni Romualdez ang desisyon ng Pangulo na sertipikahang urgent ang panukalang amyenda sa Rice Tarification Law. Mahalagang hakbangan niya ito para sa pagsusumikap ng gobyernong maibaba ang presyo ng bigas. Hindi po dapat po may nagpapaliwanag sa taong bayan ano ang magiging epekto niyan. Hindi po generalization lang na parang motherhood statement na with this amendment, bababa ang presyo ng bigas. Ang tanong, papaano ipaliwanag ninyo? Kasi masarap pakinggan. Oo. Itong Rice Tarification Law na to, magiging hudyat. Hindi, yung amyenda sa Rice Tarification Law. Kasi nung pinag-usapan natin yung tarification law, yan din yung pinangako nyo eh. Mm-hmm. Diba, no? Naalala mo nun, hindi gaganda ang estado ng ating bigas, ganito, ganyan, pangao. Tapos ngayon, kulang-kulang pala ang ginawa ninyo. Kaya nga. O tapos ngayon, amyendahan na naman natin. O, dapat may nagpapaliwanag po. Pakitawag nga si Martin.
Coco ba ito? Nyevera. Sayin. Hindi, taga-DA dapat ang nagpapaliwanag niyan. DA, matigas nga ang ulo. Matagal na natin hinihingi yan. Matagal na natin magpa-interview naman kayo. Secretary kasi... Tiu Laurel. Dapat dapat po kalampagin ninyo ang inyong mga tauhan dyan. Dapat may media blitz na nga tayo na pinapaliwanag natin papaano. Kasi palayo po tayo ng palayo sa ipinangako po ng presidente na 20 pesos na bigas. Tama. At saka wag po kayong magagalit, wag po kayong pa-victim na ayaw nyo magpa-interview kasi babanatan kayo ni Alvin El Chico. Ano mabanat? Gusto natin ipaliwanag. Gusto lang natin ipaliwanag. Oo, tumutulong nga kami. Ay, sorry. Next item na, may dalawa pang guest. Go! Alas na ba? Susme. 7:05. Oo nga, tinawanan lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umano'y dokumento mula sa PIDEA na nag-uugnay sa kanya sa paggamit ng ilegal na droga. Hindi na nagkomento ang Pangulo sa issue. Pero si Executive Secretary Lucas Bersamin, tinawag na gawa-gawa lang ang umano'y PIDEA leaks. Matatanda ang sinabi ni dating PIDEA agent Jonathan Morales na sa Senado na authentic ang dokumento na nagsasabing iniimbestigahan ng Pangulo na nooy senador at ang aktres na si Marcel Soriano sa paggamit ng ilegal na droga noong 2012. Itinanggi na rin ng PIDEA Director General na si Moro Virgilio Lasso na may dokumento. Tinawag naman ni House Deputy Speaker David Suarez na political circus ang imbestigasyon ng Senado, yung Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa umano'y PIDEA leaks na anya'y bahagi ng paninira sa Administrasyong Marcos. Nanindigan naman si Committee Chairman Ronald Bato de la Rosa na ituloy ang investigasyon sa issue. Naniniwala ang National Security Council na sinadya o sinasadya ng China ang pagtatambak ng mga patay na coral sa Sandy Case 1, 2, and 3 na malapit sa Pagasa Island sa West Philippine Sea. Sinabi ni NSC spokesperson Jonathan Malaya na posibleng bumubuo ang China ng low tide feature na magbibigay sa kanila ng maritime entitlements at mabaliktad ang 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas. Una nang sinabi ng gobyerno na posibleng magsampa ito ng panibagong arbitration case laban sa China dahil sa pagkawasak ng kalikasan at yamang dagat sa West Philippine Sea. Ay, makinig kayong lahat. Baka mawalan ng tubig. Dito sa mga lugar na ito, bahagi ng Taguig at Marikina. Base sa abiso ng Manila Water, mula mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga ng Miyerkules, ay mawawalan ng tubig ang bahagi ng JP Rizal, Corner 28th Avenue sa East Rembo sa Taguig City. Gayun din ang mga kalye ng Lilac, Aster, Cactus, Daffodil, Mullion, Azalea. Ang mga bulaklak. Bulaklak. Universe, Chicharon, bulaklak. Ay, Jupiter, Saturn, Mars, Mercury, Neptune, Pluto, at Uranus. Ito'y bunsod ng gagawing line maintenance activity ng Manila Water. Samantala, sa Marikina, makakaranas ng water interruption ng ilang bahagi ng Barangay Santo Niño simula mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Magsasagawa kasi ang Manila Water ng emergency line meter at strainer declogging sa kanto ng Hill Fernando at Sumulong Avenue sa Barangay Santo Niño. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-Taguig. Yan, na walang nakita mo yung report ni Robert Partner, Robert Mano. Parang ilang araw na walang tubig yung dalawang barangay, hindi nakabayad ng bill. Ay, bakit? Kasi may consignor. Hindi ko maintindihan yung mga consignor na yan. So, ano ginawa ng may taga-kolekta ng kanilang bayad. Hindi ni-remit. Ay, ano pinutulan sila ngayon ng tubig. Tinakbo yung bayad? Ay, hindi ko alam kung tinakbo. Basta hindi nakabayad. Ay, nako. Hinikayat po ng liderato ng Kamara ng PNP-NBI at iba pang law enforcement agencies na arestuhin ang wanted na si Pastor Apollo Quiboloy. Nababahala si House Deputy Speaker David Suarez na ilang buwan na ang ginagawang paghahanap
sa nagtatangon leader ng Kingdom of Jesus Christ pero hindi pa rin ito matunto ng mga alagad ng batas. Ipinapakita niya ni Kibuloy ang kawalan ito ng respeto sa mga institusyon at hindi pagkilala sa mga batas ng bansa. Panawagan ni Suarez sa mga alagad ng batas na hulihin at iharap sa husgado si Kibuloy para sa pagdinig ng mga kasong kinakaharap niya. Ipinapa-aresto ng Davao Regional Trial Court at Pasig RTC si Kibuloy sa mga kasong sexual abuse, child abuse at qualified human trafficking. Natatakot ba kayo na hulihin siya kasi baka magalit ang Diyos? Nasa likod po ninyo ang Diyos basta katotohanan po at tama ang inyong ipinaglalaban. Sa labas ng bansa, aabot ng 20 tao ang patay habang napinsala naman ang 10 bahay sa Rafah sa Gaza dahil sa patuloy na pagbobomba ng Israel. Napilitan na ring lumikas ang mga sibilyan matapos ang patuloy na pambobomba. Pinangangambahan ng mga residente ang tuluyang paglusob ng Israel Defense Force sa lugar dahil sa mga pinaghihinalaang mga taguan ng natitirang mga miyembro ng Hamas. Una ng pinalilikas ng Israel ang mga sibilyan sa lugar dahil sa pagsimula ng pambobomba. Samantala, 4 na Lebanese ang patay matapos ang pagbomba sa Israel ng Southern Lebanon. Gumanti naman, umano ang Hezbollah na nagsagawa ng airstrike sa pinakamalapit na teritoryo ng Israel mula sa Lebanon. Aabot na sa 75 sibilyan habang 250 miyembro ng Hezbollah ang namamatay mula noong Oktubre. Ayan na partner, may kinatawa na tayo from the Department of Agriculture, Yusek Christopher Morales. Ang Yusek for Rice Industry ng Department of Agriculture sa pagbabalik ng Gising Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising! Gising! Pilipinas! Pilipinas! Buna ang umaga mo sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa East 30. Mainit na balita ang ihahain ni na Alvin El Chico at Doris Bigonya sa Gising Pilipinas. Alas 6 ng umaga, back-to-back sa balitaan ang Teleradyo Serbisyo Balita. Kasama si nakabayang Noli De Castro at Joyce Balanzo. Alas 7:30, tuloy ang serbisyo at talakayan sa kabayan. Kasama si kabayang Noli De Castro, alas 8. Hihimayin ni na Johnson Manaba at Joyce Balancho ang mga issue sa Tintig ng Bayan. Alas 9, public service ang ibibida ni na Bernadette Sembrano at Winnie Cordero sa Tatak Servisyo. Alas 10:30, ang kukumpleto sa tanghalian mo. Ito ang bagong balita at serbisyong hatid ng Radyo 630 at Teleradyo Servisyo. Servisyo, ang puntahan ng bayan. Saan ang punta natin? Sa Himpilan, kung saan maraming makukuhan tips na kailangan ng family. Doon sa napapakinggan ang kwento ng pagtutulungan at kabutihan. Teleradyo Serbisyo, ang puntahan ng bayan. Gusto mo bang malaman ang pinakabagong balita, issue, impormasyon, at syempre, meron pang serbisyo publiko? Tutok na sa Teleradyo Serbisyo. Patuloy na napapanood sa Sky Cable, Converge Vision Box, GSAP, Cable Link at CNET Cable, 183 cable providers nationwide, TFC, I Want TFC, at sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel. Napakikinggan din sa Radyo 630 sa Mega Manila. Patuloy tayong maglilingkod, mga kaserbisyo. Mga balita at impormasyon ang ihahain sa'yo ng Teleradyo Serbisyo Balita. Kasama si nakabayan Noli De Castro at Joyce Balancho. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ng umaga sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Boses nagigising sa umaga, Alvin El Chico, Doris Bigonya, Gising! Gising! Pilipinas! Magandang umaga sa inyo, Yusek Christopher Morales, ang Yusek for Rice Industry ng Department of Agriculture. Yusek, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Yusek. Good morning, Alvin and Doris. Opo, let's go straight to the point, Yusek. Paanong magiging papel nitong amendment sa rice tariffication para mapababa po ang presyo ng bigas? Pakipaliwanagan nyo nga po kami, Yusek.
Sige. Dito kasi sa amendment, tulad yung sinabi ni Secretary Kiko, si Ulaudel, kahapon, isinasama namin dito yung pagbibigay ng temporary powers sa NFA, kung saan if magkaroon ng extraordinary increases sa prices o merong acute shortage sa supply, pwede silang umaksyon. Kasi sa ngayon kasi, taling-tali yung ano yung kamay ng ano ng ating gobyerno para magkaroon ng aksyon. Dito sa suggestion o namin amendment ay po pwedeng magamit ng NFA yung kanilang existing inventory ng buffer primarily para magkaroon ng supply doon sa areas na nagkakaroon ng ganitong klaseng problema. So, ibig sabihin, USEC pala, parang mali pala yung diskarte natin dati nung kasagsagan ng rice tariffication bill discussion na i-clip ang powers ng NFA. Mali pala yung diskarte yun, kaya tayo nandito sa sitwasyon ngayon. Hindi naman natin masasabing may mali. Kasi iba naman yung ano yung mga pagkakataon ng mga nung nakaraang pre-RPL ng 2018. Sa ngayon kasi sa assessment, kaya nga nagkakaroon tayo ng assessment sa mga napapasang batas para makita kung ano yung mga gaps, existing gaps, na para magkaroon pa ng improvement doon sa mga napasang batas. So sa tingin namin sa department, sa hani ng Department of Agriculture, may mga kailangan lang iayos na gaps doon sa nagawang batas. At isa dito yung pagbibigay ng temporary power sa NFA para makapagbenta sa ating merkado. Kung saan lang area nagkakaroon ng price spike at nagkakaroon din ng pagkukulang sa supply. So kung hindi maipasa itong amendment na ito, yung presyo ng bigas tuloy-tuloy pang tataas? Mahirap sagutin ng diretso yan, Alvin, kasi hindi lang naman dito na ayun yung ano na yung sa presyo ng ano na bigas. Maraming players, unang-una yung presyo sa international world market medyo mataas pa ngayon, no. Unti-unti lang siyang konting lang bumababa. Pero nung mga nakakarang buwan kasi mataas din talaga. So meron mga ibang pamamaraan yung DE, ginagamit na rin niya yung ano yung nasa sa Ag Price Act para magkaroon din ng intervention, pero ito ay limitado kasi ito ay mas magandang may nakatutok sa pag-aksyon sa bigas, no, kasi yung sa price act kasi all commodities yun, all the prime and basic commodities yun. So binibigyan ng pagkakataon na umaksyon ang DE. So paano po yan kung si Senator Cynthia Villar may iba ding sinusulong? Kailangan nyo po ng Senado para maging batas po yung panukala. Ano po? Ang gusto naman niya, batas laban sa mga hoarder, yan. Yung mga nag smuggler, yung mga nagmamaniobra, nagmamanipula sa presyo. So magkaiba kayo ng priority. Siguro kailangan lang kisirudurong kaming makapag-usap ang DA at sa Senado. Para maipaliwanag din yung nalalaman ng amendments na gusto namin. So hindi pa kasi kami nakapag-usap with the Senator Cynthia Villar on this, ano. Apo. So the both bills can complement each other naman siguro sa tingin namin. So pero siguro kailangan lang namin siya makausap para magkaroon ng diskusyon about this. So magre-reach out kayo, USEC, kay Senator Cynthia Villar, who is the chairperson of the Senate Agri Committee. Yes, Aldin, kasi definitely kasi siya ang chairperson sa Senate. Kailangan din namin magkaroon ng diskusyon about this. Siyempre, hindi naman natin pwedeng i-bypass siya, di ba? So, kailangan lang siguro ng mas busing pag-uusap para malaman yung mga pros and cons ng bawat. Baka may nakikita rin siya na sa tingin niya, ito na nararapat. So magkakaroon ng diskusyon about this. Alright. Pero Apo, kailan naman po kayo magre-reach out sa mga consumer? Kasi ang tanong lang po namin, kailan po bababa ang presyo ng bigas? Mahirap sa ngayon, nagkakaroon tayo ng inaprubahan na ni presidente yung magkakaroon ng DE ng buffer fund para makatuparin sa Kadiwa stores, na maipalawak natin yung Kadiwa stores. So, bakit dun sa sinabi ni Secretary between
tayo ng mga selected areas dito sa Metro Manila para magkaroon ng Kadiwa stores. Kasi through Kadiwa, although it is some of these are subsidized din ng gobyerno, mas malawak sana yung magiging role ng NFA sana kung maisakatuparan natin yung amendment ng RTL. Opo, opo. Actually, yung bottom line, tama si Doris, ano po, yung sumatotal lang naman po nito, ang ending natin, gusto ang target natin ay mapababa ang presyo ng bigas. Ito ang bottom line, hindi ho ba? Yes po, tama po. So mga kailan kaya natin mararanasan yung, magkano bentahan ngayon, Yusek? The last time na nag-interview kami a few months ago, ang todo nasa 50. Ano bang todo ngayon? Ano pinakamura? Nasa, ang regular meals, nung last week, around 50. Pero ito yung average natin sa Metro Manila. Ha? Ay pa sa video namin, 56 na yung pinakamura. Eh. Yun, nakikita ko piniplay ngayon. Oh. Oh, wow. 60 yung isa, 60. Pero hindi yan, high-end yan eh. Jasmine yan eh. Mga premium yun. Mga premium and special yung 55 to 60. Kasi yun, under sa monitoring ng AMAS natin, around 55 to 60 yung premium and special local rice. Okay. So pero yung regular at well-milled rice, saan banda naglalarong presyo? Ngayon ay 49 to 52. 49 to 52. So yung target natin ay ang gawin regular, niyang... regular meal is 49. Yung well meal ay nasa around 52. Opo. So ang target natin ay mapababa sa magkano yan at kailan yung target date? Inaaral pa kasi namin ngayon. Hindi namin masabi kung kailan. Pero hopefully mapababa natin ng around 45 to 48 in the near future. Opo. Mga anong pecha kaya yon? Hindi parami masabi. Mahirap sabihin Mahirap. Pasalim, mahirap siya i-project. Kasi daming factors eh. Oh. Daming factors. So, pero may target. At least may target. 40. Oh, ano yung target? Ang ano naman ni Sek. Yusek? Naku, nawala. Nawala. Mm-mm. Hindi, nandiyan pa siya. Nandiyan pa. Nakailaw pa. Hindi ko pa pinipindo to. Yusek? Pihit ng konti, sir. Yusek? Naku, paano? Wala na ubus yung oras. Basta ang target, 45 to... May isa pa kaming guest. 52? O, yung isang guest pa, ready mo na kagad, Christian. Tawagan mo na kagad. Ano doon target? 45 to 52. 45 to 52 ba sabi? Ewan ka na ba matandaan? Ano 48? Ewan ka na ba? 45 to 48. Yung target. Kaya alam po, may target. Hindi nga lang natin malaman kung kailan ito may papatupad. Pag-aralan pa raw nila. Mag-research pa sila. Ayaw ni Cynthia Bilian, mga salita research, sinasabi. Madam Cynthia, oh! Hindi ko nga maikindihan, bakit yung research na research? Maganda atat kayo sa research. Maganda umaga sa iyo. Congressman, Congressman Jill Bonggalon. Ako, Bicol Party List Representative Partner at Vice Chair ng House Committee on Ethics and Privileges. Kong, maganda umaga po sa inyo. Good morning, Kong. Yes, good morning. Magandang umaga, Alvin at Doris. At magandang umaga sa tagapakinig na iyong programa. Opo, thank you, Congressman Jill. Ngayon lahat natin na-interview si Congressman Jill Partner. First time. Ano? Dapat nag-zoom pala tayo, Kong, para nakita yung mukha po ninyo sa ano. Next time, mag-zoom tayo, Kong, ha? Yes, next time. Anyway, makikibalita lang kami. So tuloy pong investigasyon dito kay dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Yes, tama kayo, Alvin. Tuloy po ang magiging investigasyon ng Committee on Ethics and Privileges laban po kay Congressman Pantaleon Alvarez sapagkat may isa pong a certain rate uy, no? At kasama ang ibang mga complainants na nag-file ng kaso laban sa kanya for disorderly behavior at gross neglect of duty. Anong disorderly behavior at paanong gross neglect of duty? Isa-isa mo nga, Kong? Yes, yung una, gross neglect of duty because based on the complaint, ang allegation po ng mga complainant is because of habitual absences ni Congressman Alvarez at hindi po nakikita at dumadalo sa mga pagdinig sa Kongreso, sa committee at plenary sessions si Congressman Alvarez. Pangalawa, yung disorderly behavior constitutes una yung mga libelous remarks ni Congressman Alvarez laban sa mga ilang lokal na opisyal ng Davao del Norte, kasama na rin po si Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Pangalawa, yung pong kanyang seditious remarks, no, na sa isang public rally, nanawagan po si Congressman Alvarez sa pag-withdraw ng suporta
ng mga AFP officials at PNP officials dito po sa ating presenting administrasyon, lalong-lalo na kay Presidente Bongbong Marcos. So basically, those are the allegations alleged in the complaint by Ray Oy and other complainants. So paano ang proseso niyan? Ipapatawag niyo siyempre yung complainants, bibigyan din ng pagkakataon si Congressman Alvarez, Alvarez na magsalita, tapos magdi-decide kayo. Parang nangyari kay Tevez. Di ba ganito nangyari kay Tevez, Kong? Yes, tama ka, Alvin. In fact, last week, nagkaroon po kami ng committee hearing na kung saan determina no, ng committee whether or not sufficient in form and content ang nasabing complaint. And the committee found that the said complaint was sufficient in form and content. And that is why nagpalabas na po ng notice ang committee na ipinadala na po kay Congressman Respondent Pantaleon Alvarez, at binibigyan po siya ng 10 araw no, upon receipt na mag-file ng kanyang answer or kasagutan doon po sa complaint. So alright, most likely ay hihintayin po natin no, na mag-lapse ang 10-day period, at hihintayin din natin na makapag-file siya ng kanyang kasagutan. And by next week siguro or the week after next ay magkakaroon ho tayo ng isang committee hearing upang dinggin ang mga naging kasagutan ni Congressman Alvarez. Of course, iimbitahan din natin ang mga complainant. Opo. Sa ganyang klaseng mga kaso po, Kong, ano po ang pinaka, kumbaga, ay matinding sanction o nakakaharapin ng kongresistang ganyan? Meron po bang reprimand, warning lang, suspension, gentle reminder, suspension, expulsion, si Arnie na expel partner. Yan, paano bang penalty dyan? Aabot po ba sa expulsion? Wala, unang-una, kung titignan po natin yung complaint, ang prayer po ng complainants ay for expulsion no, from the membership of the House of Representatives. But right now, hindi pa po natin no, masasabi because it's still premature, sapagkat ang committee ay naghihintay pa po no, ng kasagutan ni Congressman Alvarez. But if we're going to look the rules of the House of Representatives, ang mga penalidad no, na pwedeng i-impose, alimbawa, reprimand, censure, warning, suspension, at expulsion. So yun po yung mga penalties available under our rules. But again, ulitin ko lang po, premature pa po kung titignan po natin, sapagkat this will still undergo a proceeding ng Committee on Ethics. At ang committee po ay recommendatory lamang no, ang penalty. Again, it is still the House of Representatives who is going to vote on the penalty. In fact, pwede po i-adopt ng plenaryo ang magiging rekomendasyon ng committee, at pwede rin nila baliwalain at mag-impose ng panibagong penalty once ito po ay nasa plenary na para pagbotohan. Okay, so alright, mahaba-haba pa pong proseso ang pagdadaanan po nito. Dinidiscuss lang ni Congressman Bungalon yung potential pwedeng mangyari. It you know, it may not happen, but ito yung pwedeng mangyari. Ano po? Thank you, Kong. Salamat, yes, Kong. Maraming salamat si Representative Jill Bongalon ng Ako Bicol Party List. O ba, grabe, pwede pa. Kung sa bagay may president, nangyari na kay Congressman Arnie, pero sa kanya kasi may kaso siya, di ba? Oo, tama. May final sa kanyang kaso. Ito, wala namang kasong final. Naku po, masaya po ito. Ilabas ang popcorn! Ilabas ang kwek-kwek! Ilabas yung mga street food. Sumagot ba yung mga utaw pa sa tanong ko? Wala, mga tamad. Sumagot itong mga ito eh. Ay naku, sabi ni Bev H, grabe talaga ang justice sa Pilipinas. Parang may double standards. Yung dapat mahuli takes a lot of courage. Magpagala, gala si Attorney Chell. Sinayang ng karamihan. Eh, ganun talaga ang buhay. Ito pala si, sorry naman, I stand corrected. Si Pagpagfilay pala sumagot. Sabi niya? Sabi niya, favorite street food is none other than pagpag. Ah, anong pagpag? Yung sa yung mga tira-tirang ano ba yan? Chicken? Oo, tapos yung nakita mo na sa Purg. Zach, anong pangalan ng nanay mo? Ha? Chance? Test. Test!
Tess Riveral. Tess ni Chess. Tess. Talagang bingingot ako. Ma'am Tess Riveral, ang mabuting nanay ni Zach. Maraming salamat sa pakikinig. Kinukontra ko niyan sa Viber si natin, di ba? Sabi, kinorek ako eh. Yung bayo-bayo. Bita-bita itong bata ko. Maganda umaga po. May Padawan. Good morning, beauty. Siritik. Anyway, whatever. Basta binati ka namin, ha? Yan. At si Gideon Gavida. Good morning, JS. Good morning, Henry Perez. At si Dave. At si Dulce. Good morning. Lina Hawk, attendance check from Plaridel, Bulacan. Agnes Villawan, mapagpalang araw daw sa ating lahat. Thea C., more power, my favorite bungis-ngis dynamic duo. At si Raquel mula sa Bagumbayan, Santa Cruz, Laguna. Maraming salamat. Sabi ni Maximo, kapag itinuloy ni Obats yung investigasyon kay Junior, ano daw? Obats. Asi ba to? Oo. Makoy, malamang ipamigay na sila ng among sikatay sa ICC. Nakuti, abangan po na. Sabi ko sa inyo, ilabas nyo ang popcorn. Lahat po ng street food ilabas. Yan. May panunood po tayong ano. Makabagbag damdaming teleserye malapit ng i-launch. Oh, ilagay nyo na yung ano, yung Betamax sa isaw-saw dun sa mga itim na suka. Right po. Heno Luna, pa-shout out po, watching from Dubai. Hello, kabayan. Sige pa, natuloy mo lang. Ana Salazar, always present habang nagliligi. Alvin, ang street food daw niya ay binatog. Ay, masarap din. Oh, binatog yun. Is corn. Corn with coconut. Butter? Coconut. Butter. Uh-huh. At sino to? Mary Ann ng Los... pinapabati niya si Mary Ann of Los Angeles. Mula kay Libby, tama po si Sir, sa alokasyon ng tubig, tinataasan lang po nila ang price or bibigyan ng fine. Jojo Ligaspi, hello. Linantay ko si kabayan mang gulat eh. Yan na naman yan. Ako, aatakihin ako sa puso niyan pagka nagugulat yung lolo natin. Chit Villa Hermosa, baka naman pag nag-import ng ang NFA ng bigas, ay mababang klase naman at kaya ibenta nyo ng 30. Huwag naman sana. And then, ako naman, yung pinupunto ko is, may chance na tayo eh. Mali-mali pala yung diskarte natin. Iba na naman ngayon. Alam mo yun, yung parang ano ba? Wala ba tayong bright minds parang ano, na nag-aral ng mga... Ay, nandiyan na si kabayan. Oh, bye. Anong street food ang gusto mo? Paborito mo? Makain ka ba street food? Ako, siya fishball. Ako, balot. Gusto kong kumain ng balot. O ikaw, anong street food ang gusto mo? Balot lang. Oh. Balot, pampatigas ng tuhod. Wala ko pang patigas. Easy! Easy, Vice! Tuhod yan! Vice, pag kumain ng balut yan, sabaw lang daw. Sabaw lang. Dapat kainin mo lahat. Sa atin mo yan, para nanuknukan ng arte. Ay, kung paano kinakain mo sa balut? Oh, paro kami. Lahat. Yung... Sisi, we so kawawa, boys. Ay, di ba ka naman na nabibili mong balut, may sisi na talaga. Oo, yung balut sa puti. Yun ang masarap. Meron yan sa, anong bayan ba sa Metro Manila? Merong ganyan dati? Pateros. Oo, pero makawala na. Ang bayan na may balot, ang pateros ang walang itik. Agad mo ba yun? Eh kasi wala na yung industriya eh. Hindi, wala na ata yung industriya eh. Sa Victoria, Laguna, meron ganun. Victoria Laguna. Yeah. Saka doon sa amin sa Mindoro, may madadaanan ka pa doon. Ah, may balot pa ba doon? Pasi, oo. Oo. Kasi may itikan pa. Oo, may itikan pa. Yung lake doon. Oo. Ay, actually, masarap yung fried itik. Ah. Nakakain ka na bang fried itik, kabayan? Masarap pa. Masarap. Yung deep fried, masarap pa. Nuknukan ng dami mantika, pero masarap. Tapos, ang sausawan mo nga, suka na maitim. Hindi sabihin matuloy. Weird talaga yun. Hayaan mo na lang siya. Hayaan mo siya. Suka ba yung mic? Hindi, kasi ang daming beses nang ginamit. Sausawan niyang ganun. Oo, so lahat sumasausaw. Lahat yung sumasausaw. Saliri, sumausaw. Siyempre kasama yung... Alam mo kung anong kapalit nun? Sakit. Ay, totoo yan. Ako nadali ako ng... Gastro. Gastro. Pero tingnan mabuti, Tingnan mabuti din nila. Correct. No. Dapat malinis ang pagkakagawa. Yeah. Sige, kabayan daw, magpapabili ng street food. Ready nyo na, ha? Wait. Si Alvin El Chico po ito. Doris Bigoyne po. Andito na si kabayan. Posturang-postura ngayon. Kasama si Joyce. Kami po magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas!